handa na ba kayo? Handa na, handa na, handa na ang lahat. Mga kagamitan, higit kaming pamana. Masigla at masaya. Sabik sa mga kwentong galing sa Biblia. Ang punot ay biyaya. May aral na dala, mabubuting pamana. Handang handa na, Pamana TV na! Kamusta kayo? Masaya ba kayo ngayong araw? Mas lalong sasaya ang inyong araw sa ating pag-aaralan ngayon. Handa na ba kayo? Ayan! Kung kayo ay handa na, ayusin na mo po at makinig ng mabuti. Pero bago natin ipagpatuloy ang ating pag-aaral, tayo muna ay manalangin upang hingin ng gabay mula sa ating Diyos. Tumayo ng tuwid at ipikit ang mga mata. Aba, Ama naming Hari, Diyos ka po naming makapangyarihan sa lahat. Salamat po Panginoon sa panibagong araw na bigay mo sa amin at sa patuloy na pagbibigay mo sa amin ng buhay at kalakasan. Patawarin niyo po sana kami sa mga aming nagawa na hindi mabuti at tulungan niyo po kami na maging mabuting mga bata. Samahan niyo po kami Panginoon sa aming pakikinig ng iyong mga salita. Sana po ay marami kaming matutunan. Gabayan niyo rin po ang aming guro na laging gumagabay at nagtuturo sa amin. Ito lang po ang aming hiling sa pangalan niyo pong Diyos, Kristo Jesus, na aming tapagligtas. Amen. Masayahing pamana. Ayan ang pamagat ng ating aralin sa araw na ito. Ito ay nakasulat sa Genesis chapter 21 verse 1 to 3 at 6 to 7. Dumalaw ang Panginoon kay Sara upang tuparin ang kanyang pangako. Ayon sa panahong sinabi sa kanya ng Panginoon, si Sara ay nagdadalang tao at nagsilang ng isang lalaki at Isaac ang pinangalan ni Abraham sa kanilang anak. Bukod dito, sinabi nga ni Sarah, "Nakakatawa ang ginawang ito sa akin ng Panginoon, at sino mang makarinig nito'y tiyak na matatawa rin." At sinabi pa niya, "Sa edad na iyon ni Abraham, sinong makapagsasabi sa kanyang ako'y mag-aalaga pa ng bata? Gayunman, nabigyan ko pa rin siya ng anak kahit siya'y matanda na." Gaya ng ating narinig, kasiyahan ang dulot kina Abraham at Sarah nang ibigay sa kanila si Isaac. Tiyak tayo na masayang-masaya rin ang ating mga magulang nang tayo ay pinanganak. Bukod sa pagbibigay ng Panginoong Diyos ng anak kina Abraham at Sarah, ito ay tanda rin ng pangakong tinupad ng ating Panginoon.
Hindi ba tayo rin ay matutuwa at masisiyahan kapag nararanasan natin ang mga pagpapala ng Diyos? Kayo ba ay nakakaranas ng pagpapala ng Diyos? Siyempre naman, di ba? Eto nga at malusog tayo. Malayo sa anumang uri ng sakit, kasama natin ang ating mga mahal sa buhay. May kinakain tayo. Nakakapasyal tayo sa gusto nating puntahan. May laruan kayo. Ilan lamang ito sa mga bagay na nakapagbibigay sa atin ng kasiyahan. Kaya naman, kung minsan na nalulungkot tayo, alalahanin natin ang mga pagpapala ng Diyos sa atin. Isa pang pangyayari sa Biblia ang nagdulot ng kasiyahang hindi lamang sa kanyang mga magulang, kundi sa buong mundo. Ito ay mababasa natin sa Mateo chapter 2, verse 10 to 11. At nang makita nila ang bituin ay nangagalak sila ng di kawasang galak. At nagsipasok sila sa bahay at nangagkita nila ang sanggol na kasama ng kanyang anang si Maria. At nangagpatira pa sila at nangagsisamba sa kanya. At pagkabukas nila ng kanilang mga kayamanan ay inihandog nila sa kanya ang mga alay na ginto at kamangyan at mira. Ang kapanganakan nga ng ating Panginoong Hesus ay nagdulot ng kasiyahan sa buong mundo dahil dumating na ang tagapagligtas. Napakasayang pangyayari nga ito. At ito ay patuloy na dapat nating ipagkatuwa at ipagpasalamat. Dahil sa Panginoong Hesukristo, tayo ay naligtas. Hanggang dito, nagtatapos ang ating kwento. Dapat nating matutunan. Una, kasiyahan ang dulot sa ating mga magulang ng ating kapanganakan. Kaya naman, lagi rin nating pagpasalamat sa Diyos ng ating kaarawan. Ikalawa, ang mga pagpapala ng Diyos ay dapat na magbunga sa atin ng kasiyahan. Matuwa at magsaya tayo palagi dahil ang ating Panginoong Diyos ay sagana sa mga pagpapala sa atin. Ikatlo, ang kapanganakan ng Panginoong Hesus ay tunay na isang napakasayang pangyayari. Kaya naman, patuloy nating pasalamatan ang Diyos dahil ang kanyang pagliligtas ay nagkaroon ng katuparan dahil sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Ngayon naman ay magkakaroon tayo ng isang activity. Panut, iguhit sa isang malinis na papel ang lahat ng bagay na nakapagdudulot sa iyo ng kasiyahan. Kulayan niyo rin ito. Sa pinakataas ng papel ay iyong isulat, ako si ang iyong pangalan, ako ay isang masiyahing pamana. Tayo ay magtatapos na sa ating gawain. Halina, tayo ay manalangin. Aba, Ama naming Hari, salamat po dahil natapos po ng maayos ang aming pag-aaral ngayong araw. Patawarin po ninyo kami sa aming mga pagkakamali sa araw na ito. Tulungan niyo po kami na maging masayahing pamana. Ingatan po ninyo kami sa lahat ng oras. Magkasama-sama po kami muli sa susunod na pag-aaral. Ang lahat po ng ito ay aming dalangin sa pangalan niyo pong Diyos, Kristo Jesus. Amen. Hanggang dito na lang muna mga pamana. Peace pa! Sa mga kwento mo'y ginising ang puso ko nahihimbing. Nagturo ka sa akin ng kailanming may pagmamahal ang bawat sabihin. Pansamantala'y mispa muna o puro ko sinisinta. Maging sa kapwa ko pamana, paalam na pansamantala. Mispa na, mispa na, mispa na muna aking kamag-aral na minamahal. Mispa na, mispa na, mispa na muna sa guro ko nagpapagal. Mispa na, mispa na, mispa na muna aking kamag-aral na minamahal. Mispa na, mispa na, mispa na muna sa guro ko.
Peace pa na.